si Yusek Gilbert Cruz, ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Magandang umaga po, Yusek. Apo, magandang umaga po, kabayan, at sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mukhang hindi na ho pogo ang nadadali nyo. Dahil ito, sinasabing 11 Chinese ang naaresto sa illegal na minahan sa Camarines Norte? Opo, bali 11 Chinese nationals po yan. Ang hawak po nilang passport ay tourist passport lang po. Wow. At sila po ay nahuli natin habang sila ho ay nagmimina dito po sa barangay Tugos, Paracale, Camarines Norte. Okay. Opo. Yun po yung ginawa natin. Sa bisa po ng mission order na binigay po ng Bureau of Immigration, kasama po natin yung team po ng AFP, ng 16IP, at ng PNP po, yung Paracale Municipal Police Station. Okay. Paano yan? Ay, hindi ho ba alam yan ng local government sa Paracale, Camarines Norte? Yun nga ho, dapat ang imbestigahan doon, kabayan. Opo. Napakalaki po ito eh. May mga video po tayong kinunan. Ayan nga, na ang lalaki po ng makinang ginagamit nila. At hindi lang ho small-scale mining ito. Pwede na ho nating tawagin large-scale open pit mining. Okay. Eh alam niyo naman po, kabayan, na ang open pit mining pinagbabawal na po dito sa atin yan. Opo, open pit. Marami pong implikasyon na dinudulot yan. Lalo na po ngayon, madalas po yung landslide sa atin. Nagkakaroon po tayo nung yung pagsira po nung kalikasan natin. Pag typhoon ho, yan na nagiging problema natin. Marami hong nawawalan ho ng bahay, pati ho yung buhay na opo, nawawala po dahil sa landslide. Tapos yung water pollution, kasi kabayan, pag open pit po, yung tubig niyan, dire-diretso na po, pati yung waste niyan dun sa mga open waters natin, na ikinasisira po nung natin, ng mga water resources natin. Ito so, marami pong implication ito, kabayan. 11 Chinese na ito ay puro Chinese. Wala akong kasamang Pilipino sila? Wala po. Wala? Kabayan. Wala po. Puro Chinese po ito. Anong minimina ho nila? Silver po, tsaka gold, kabayan. Wow. Opo. Ay, imposible talaga. Nakikita ko namin sa video, napakalaki ng mga makina at napakalawak ng sakop nilang lupain. So, imposible, sasabihin ni Mayor, na hindi niya alam. Opo, yun nga ho. Pag-akyat lang po nung mga makina na yan, imposible hindi na ho mapansin yes ng mga local. Ayan, po yan. Oh. Yung wastewater pa niya, siyempre, punta ho niya sa ilog. Opo, tama po yun. Yun po yung kinamamatay ng mga isda natin yun at kinasisira ng mga natural resources natin. Opo, ang laki ng processing plant nila, so imposibleng hindi alam opo ng even the congressman, even the governor, and especially mayor, at saka mga barangay. Imposibleng hindi opo, ho nila opo alam. Ay, nasa na ho yung 11 Chinese? Nandito na po yan. Pinadala ko na po dito sa atin. Nandito na po sa kulungan natin sa Pasay. Opo. At ano na po ito, kabayan? Bali, pangatlong huli na po ito na ginawa ng PAO kasama po ang team AFP saka po yung immigration natin. Yung una ho ay sa may barangay Likangag, sa may Sampuanga del Sur. At yung isa naman po ay sa Sampuanga del Norte. Yun yung 10 Chinese naman. At saka isang Taiwanese. Yung mga opo. Yung mga naunang nahuli natin. Opo. Oh, ay puro minahan pala yan. Yun. Ay, huwag ko lang, Yusek, pero imposibleng hindi alam ng mga mayor. Hindi nila pwedeng sabihin, hindi ko alam. Hindi namin alam, nagmimina pala. Imposible. Ito pa isa, yung 17 foreign nationals na naaresto naman po sa hininalang scam hub sa Makati itong weekend. Ay, hindi po sa amin, yun sa bayan, alam ko po, sa NBI po yun. NBI. Bayan, pero alam ko po, scam hub din po yun. Opo. Okay. Yun so, po ay trabaho po ng National Bureau of Investigation. Opo. Ano na po ang pinaka-latest natin sa mga poguan dahil malapit na matapos ang year to 2024? Maganda naman po yung naging resulta ng both investigation po na ginawa ng Senado at investigation po na ginawa ng Kongreso. Even po yung investigation po na ginawa ng National Bureau of Investigation and yung interagency task force po natin, ano kabayan,
Maganda po na nagkaroon na po ng linaw na pagkabit-kabit na po natin kung sino-sino talaga yung mga involved sa Pogo. Marami na pong pangalan na lumabas like yung sila Tony Yang, sila Michael Yang, naglabasa na po. Ito pong mga Pogo na dating hindi ho nagagalaw, ngayon ho nagagalaw at napapanggit na po. Dati yan. Kasi talagang silent lang po talaga ano yung pagbanggit po at pagtrabaho dyan sa mga Pogo na yan. But ngayon ho talagang open na po, nahuli na po natin at naimbestigahan natin. Ang maganda po dito, kabayan, marami na rin pong nagsara. Ayon po sa report na binigay po sa amin ng PAGCOR, marami na rin pong nagsara at yung iba naman po tuloy-tuloy na po na talagang nagsisiklo pa na po. Opo. At siguro, yung bali ang minomonitor na lang po namin, kabayan, yung mga natitira na lang po na mangilan-ngilan siguro. Baka dati po kasi nasa 200, ngayon mga siguro baka 100 na lang po. Opo. Ang minomonitor namin. Pero ang posibilidad na maaring ang ilang Chinese na ito ay magtago sa mga ang dami ho nating isla sa Pilipinas sa Undersecretary? Opo, pero mamimili po yan, kabayan. Uh-huh. Especially po yung kailangan malakas po yung internet connection. At unless nagagamit po sila nung isang satellite internet connection. Ano? But namimili po ng lugar yan. At kahit po magtago yan into a smaller groups, maggrupo-grupo sila, nandun pa rin po yung kabayan, yung mga indicators, ano? Obvious naman po kasi mga indicators na yan dahil lalo na kung gabi, kagaya ng nasasabi ko nung nakaraan, sila po ay bukas pag gabi dahil yun sa time zone po natin. Yung niloloko po nila ay gabi at araw po yung operation na ginagawa dito. So, marami pong indicators, kabayan. Tingin ko kung kahit maghati-hati ito ng maliliit, kakayanin naman pong mahuli ito. Opo. Tingnan mo na, yung mga local government na posibilidad na involved, ito ho ba inibestigahan din ng DILG? Pumapasok ho ba ang DILG? Opo, katunayan, kabayan, meron na pong lumabas na mga investigasyon na yung isang mayor po, yung mayor po ng Porac. Ayun, yun, kapalan na po natin ang kaso yan. Opo, opo. Si Mayor Capil. At gayon din po, itong ibang mayor na iniimbestigahan pa rin po natin, baka in a few weeks or a month, mapaila na rin po natin ang kaso. Pati ka, hindi ko man naitanong ito, yung palang minahan doon sa Paracale, ay merong ECC, Environmental Compliance Certificate, ay DNR ito? Opo, tama po yun. Opo, ay, grabe. Sa DNR yun. But sila po ay labas na doon sa area. Sumobra po. Na. ng ECC nila, no? Tsaka po yung mga workers na yan, mga hindi po talagang, wala po silang working visa, no? Bayan, puro tourist visa lang po ang hawak ko. Wow. Mga to. Grabe. Okay, isa na lang ho. Meron sinasabi pong kiniklaim na itong si Go Waping ay may connection sa kingpin na si Liu Dong. Yun po, iniimbestigahan pa po natin yon ano, kabayan, ano, yung connection nilang dalawa. At siguro in a few days, malalaman po natin. Binugo pa po namin yung kaso dahil alam nyo naman, nakakauhuli lang po natin dito kay Liu Dong. Liu Dong. At iimbestigahan pa po natin. Malaking tao talaga si Liu Dong, Yusek? Malaki po siya eh. Ano po, actually yung isang poguhan po na malaki dito sa parting Laguna, siya po yung nagpapatak po. Mm-hmm. At yung connection niya po sa ibang pogo, yun po yung ini-establish namin, kabayan, pati opo. Na po yung dito sa Porac, saka yung sa yung kay Mayor Alice Luis Bamban. But ang sigurado po namin, siya po yung nagpapatak po dito sa isa sa malaking poguhan dito sa Laguna. Okay. Maraming salamat po, Yusek, at again, congratulations. Magandang umaga po. Opo. Thank you rin po, kabayan. Opo. Kabayan! Subscribe na sa Tele Radyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.